minamahal na mga anak ng liwanag. Laking pasasalamat natin na lumakad sa kanyang liwanag upang maging bahagi ng liwanag na iyon, na kinikilala ng kanyang liwanag upang matawag at mapili niya. Tayo ay nobya ni Kristo na nakilala sa kanya, isa na ngayon ang dalawa. Hindi ko ito maisulat ng maraming beses. Hindi natin ito masasabi ng sapat. Ang mensaheng ito ay nanghuhulugang lahat sa atin. Ang malaman na mayroon tayong tunay na kapayagan ng kanyang salita at higit pa sa anumang bagay na maaaring nating ilagay sa mga salita. Ang mabuhay sa araw na ito at maging bahagi ng nangyayari ay ang pinakadakilang karangalan na may bibigay sa atin ng Diyos. Kahit gaano kaganda ang pag-upo sa mga pagpupulong sa Branham Tabernacle, ang makita at marinig ang anghel ng Diyos na dinadala ang mga mensaheng ito, ito ay mas malaki pa upang mabuhay sa araw na ito at sa panahong ito at maging katuparan ng salitang iyon. Ang Diyos sa kanyang dakilang programa ay gumagawa ng paraan upang tayo ay matipon mula sa buong mundo, nakikinig sa tinig ng Diyos ng sabay-sabay upang maging perpekto sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang naghihintay na marinig sa anumang segundo ay sasabihin ng ating ikapitong anghel na mensahero. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Wala pang katulad nito mula pa noong simula ng panahon. Ang pagtatapos ng dakilang plano ng Diyos ay nagaganap ngayon at tayo ay bahagi nito. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Ang lahat ng mga misteryo ay nahayag sa nobya ng anghel na mensahero ng Diyos, ang mga selyo, ang mga kapanahunan, ang mga kulog, rapturing na pananampalataya, ikatlong paghatak, lahat ay nasabi na at nasa mga tape para marinig ng nobya ang mga ito ng paulit-ulit at ito ay naging perpekto sa atin. Ang banal na Espiritu ay muling bumalik sa Iglesia. Si Kristo mismo ay nahayag sa laman ng tao sa oras ng gabi gaya ng kanyang ipinangako. Makinig kang mabuti ngayon, nobya. Taluin ito. Tayo ay tinawag ng salita. Si Kristo mismo ang tumawag sa atin. Nililaw niya ang kanyang sarili sa atin. Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 8. Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 30. Malakias 4. Hebreo, Kapitulo 4, Versikulo 12. Lahat ng mga kasulatan ito na kanyang ipinangako. Ito ay si Jesus, ang anak ng Diyos, na nagpahayag ng kanyang sarili sa atin sa pamagitan ng mga kasulatan ito na itinalaga para sa araw na ito na buhay muli. At ang paniwalaan ito ay ang katibayan ng banal na Espiritu. Ipinadala ng Diyos ang kanyang propita upang tawagin ang kanyang nobya. Sinasabi sa atin ang salita na ang propita ay ang buhay na salita ng Diyos na nahayag. Ito ang huling tanda na makukuha ng mundo. Si Jehovah ay nagsasalita sa anyo ng isang tao. Isang lalaki sa katawang tao tulad ng isang propita. Ngunit si Elohim ang nakakaalam ng kaisipan na nasa puso ni Sarah sa likod niya. At sinabi ni Jesus kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng katapusan ng sanglibutan. Kapag ang anak ng tao, hindi ang anak ng Diyos, kung kailan ang anak ng tao ay maghahayag. Alam ng nobya, maliban kung palagi kang nasasalita, hindi mo malalaman kung sino siya. Alam nila ang pangailangan ng panatilihin ang boses na iyon sa harap nila araw-araw sa pamagitan ng pagpindot sa play. Ngayon ang nobya ay kailangan umalis sa daan at umakyat upang ang dalawang propita ng Diyos sa Apokalipsis ay maaring magpakita sa eksena
upang patunugin ang 7 tumprita upang ipakilala sa kanila si Kristo. Halina't maging bahagi ng propesya na natutupad ngayong Linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang dinadala ng propita ng Diyos ang minsay, ang pista ng mga trompeta, 64-07-19-IM, at makipag-usap sa Ama at sinabi, maaaring mailan sa mga bansa sa buong mundo na kahit ang tape na ito ay magkikita sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga simbahan. Idinadalangin namin, Panginoon, na habang nagpapatuloy ang paglilingkod sa tinutugtog ang tape o anumang ang posisyon namin o kondisyon, naway parangalan ng dakilang Diyos ng langit ang katapatan ng aming mga puso ngayong umag at pagalingin ang nangangailangan. Brother Joseph Branham, mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Levitico Kapitulo 16, Levitico Kapitulo 23, Versikulo 23 hanggang 27, Isaiah Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 3, Isaiah Kapitulo 27, Versikulo 12 hanggang 13, Apokalipsis Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 7, Apokalipsis Kapitulo 9, Versikulo 7 hanggang 14, Apokalipsis Kapitulo 17, Versikulo 8. Ito ang nagtatapos na liham mula sa kapatid si Joseph Branham sa Branham Tabernacle. Para sa karagdagang impormasyon sa mga lingguhang serbisyo, pumunta sa www.branham.org o www.branhamtabernacle.org o sa marami iba pang mga wika, pumunta sa www.isbfellowship.info. Gayon din sa mababang data ng mga sermon para sa WhatsApp, maaari kang humiling na sumari sa grupo sa Go Tell Others. Maaari mong direktang request iyon sa WhatsApp sa aking numero +1-502-599-0020. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.